Pag compare natin tong dalawa, ayan, ganyan na siya. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today, may bago tayong i-review. Ito yung binili ko last time sa Shopee. And kung hindi niyo pa siya napapanood guys, ilalagay ko siya dyan sa description box. So anyway, kung nakita niyo man siya guys dun sa Shopee haul ko at napanood niyo siya, ito yun siya guys. Ayan. Ito yung binili ko na 69 pesos lang sa Shopee. Shop pala guys na napagbilhan ko is ilalagay ko na lang din dyan sa description box. Nung nakita ko to guys, 69 pesos lang kasama ng mga clips na binili ko. Then, chinek ko siya nung nakaraang araw. Tapos, nung nakita ko, wala na yung 69 pesos na sponge na ganito. Ito yung itsura niya guys. Nakawat siyang ganyan. Tapos, yan, meron siyang tatlong sponge na may kasamang holder ng sponge. Yung isa guys, nasa ako na para tuloy-tuloy yung video natin. Hindi na ako paalis-alis. So, ayan, ayun yung tatlo. Tapos, pumili lang ako ng isang sponge para in case kung ano yung nang gagamitin natin sa video na to. So, chinek ko yung shop nila. Wala na yung available na 69 pesos na tatlong sponge na may holder. Nasa 200 plus na lang siya. So, kung may makita kayo sa shop na ganun ang presyo, then, ayun, i-check out nyo na lang siya guys if interested kayong bumili. So, anyway, let's proceed sa ating pagre-review ng sponge na to. So, ayan. Sobrang namurahan lang ako dito. And, pinili ko yung gantong kulay para maiba naman. Kasi, mostly na binibili ko black or pink or mga ibang colors, ganyan. So, pinili ko yung dark para hindi masyado siyang madumihan. Pala guys, pag gagamit kayo ng sponge, if first timer kayo sa paggamit ng mga sponge pag nag-makeup kayo. Ang sponge is na-expire din siya, hindi lang sa makeup, hindi lang sa mga ginagamit natin. Expire din to guys kasi mahalaga na magpalit-palit tayo ng gagamitin natin, lalo na sa face natin. Kasi ang face natin is na-expose siya sa lahat, diba? Nakikita ng mga tao, ganyan, nakikita yung sarili mo, ganun. So, pag magagamit kayo ng sponge, guys, 3 months lang siya pwedeng gamitin and then itatapon nyo na siya. Hindi siya pwedeng 1 year na gagamitin kasi sisira siya, tapos na, tawag dito, hihimol-mol, ganun. So, ayun, yun lang. Tips lang, guys, pag mga first timer kayo na sa pag-makeup. Ayan, magbubukas ako ng isa. Ganito yung itsura niya, guys. Pag hinawakan mo siya, medyo malambot naman and bumabalik naman siya kapag ini-squeeze ko siyang ganyan, bumabalik siya kaagad. Ayan, ganyan. Ganito siya kaliit kapag tuyo. Ayan, ganyan siya kaliit. Ayan yung palad ko guys, ha? Tandaan nyo, ayan yung palad ko. And then, yung binasa ko yung sponge na pinili ko na gagamitin natin sa video na to is ganito siya kalaki. Ayan, nag-expand siya, diba? Pag compare natin tong dalawa, ayan, ganyan na siya. Nag-expand siya. Nakakatuwa kasi ganun yung mga gusto ko sa mga sponge pag binabasa. And nung binasa ko din siya, malambot pa din. Hindi siya yung tumigas. Malambot pa rin siya. Ayan. Bumabalik siya kaagad pag ini-squeeze ko siyang ganyan. Tingnan natin kapag i-apply natin to sa face if maganda siya. And kung napansin ko din guys dito is medyo maliliit lang yung butas niya. Wait lang, hindi nagpo-focus. Medyo maliliit lang yung butas niya sa sponge. And alam niyo naman guys, kung nanonood kayo ng videos ko, yung favorite kong sponge sa face na ginagamit is itong Sassy Lady. Ayan, medyo na-deform lang siyang ganyan. Na-deform lang, kaya ayan. Pero super favorite ko yung sponge nila. Pero ito guys, expired na to, kaya pwede ko na itong itapon. Tsaka madumi na rin siya. Okay, mag-start na tayo sa pag-apply. So, ayan. Nagtali na ako ng aking buhok dahil panggulo siya kapag may-makeup ako. So, ayan. Ang gagamitin kong base para sa video na to is itong BB Cream Crayons. Mabilisan naman ang video na to guys kasi ang main na review naman natin dito is yung sponge. So, ayan. Ito yung gagamitin ko. Dalawa kasi minix ko siya dahil yung
natural beauty is maitim sa akin, tapos yung fair lady naman is sobrang puti sa akin. So, ipa-fast forward ko na lang to guys, tapos i-explain ko sa inyo kung ano yung experience ko sa sponge. Makamagat na ako ng foundation guys. Nalagay ko na siya dyan. Let's spread out gamit itong sponge na to. Yung napansin ko guys dito sa sponge na to, sobrang ganda naman niya kasi nag-push niya yung foundation na ayun BB creams na nilagay ko. Tsaka wala akong nararamdaman na parang masakit dito sa sponge na to kasi may mga iilan na sponge na parang masakit siya, ganyan dito. Okay naman siya. Tapos maganda din hindi siya nasisip-sip yung foundation kaya okay siya. Medyo may mga butas naman siya, sobrang maliliit lang, sobrang pino. Pero, maganda naman yung pagkakaspread out ng foundation. Yung nalalapat naman niya yung, foundation. Yung BB cream na nilagay ko sa face ko. Ito pala guys, yung style ng sponge. Yun yan. Tapos meron siyang ganyan sa ilalim na flat. Para yan sa, pag magpa-foundation ka, para lapat siya dyan sa face mo. Kanina ito ang ginamit ko para kasi ito parang napasanayin ko na kasi na yung gagamitin yung sponge is ganito para na-spread out ko pati nasa under eye ko yung pati sa eyes yan. Pero kapag gusto niyo yung sa face lang ito gantong style yung gagamitin mo. Isa lang yung ginamit ko kasi para hindi aksayado dun sa sponge na gagamitin natin kasi kapag once na ginamit ko siya yun may expire lang siya hanggang 3 months. So, ayun guys, parang makeup lang din yan. Kapag once na in-open mo siya, magagamit mo lang siya ng 24 months din yan. So, same lang din dito sa sponge. Once na ginamit mo siya, may expire siya ng after 3 months. Okay? Ito na yung aking BB cream. Ayan. Ano siya guys, kasi as in, nalapat niya lahat yung BB cream na in-apply ko. Ayan, wala akong streaks na nakita sa kanya. Wala akong nakita ang mga bilog-bilog dyan sa face ko. Pwera lang sa mga pores ko. Okay, let's proceed naman guys sa concealer. Kami tayo ng concealer. Spread out natin. Guys, pag pumapasok ako sa office, mostly ang ginagamit ko is sponge kasi pangmadalian siya na makeup. Unlike dun sa mga brushes, kasi pag itong sponge, all-in na siya, pwede mo siyang gamitin sa powder, sa foundation, sa BB cream, or sa blush mo, ganyan. All-in na siya, kaya mas madalian gamitin. Sa akin lang naman yun, guys, pero kung sanay kayo sa brush, gumamit. Sa brush kayo. Na ako sa pag-apply ng BB cream and concealer. So, yun ang masasabi ko dito guys is sobrang worth it niya. Kasi, yan, maganda naman yung pagkakalapat ng BB cream sa face ko. Tapos, lahat na-spread out niya. Tapos, sobrang pino ng sponge na to. Yung mga bilog-bilog niya. Kaya hindi siya mababakat dito sa face mo. Lalaban siya din sa Sassy Lady na favorite ko. Meron na akong option para paggagamit ako ng ibang sponge. Pero kasi wala na kasi yung 69 pesos eh. Pero kung guys meron kayong nakita sa Shopee, let me know kung may kayo dyan sa baba. Babalikan ko kayo guys para sa aking final review and tatapusin ko lang yung aking face. Tatapusin ko lang yung aking makeup sa aking face. So, yan guys, ang aking entire look. So, medyo natagal na ako. Pero, anyway guys, so, ang aking final review para sa sponge na to is not bad sa 69 pesos. Plus, may holder pa nakasama. So, di ko manghihinayang dito sa
sponge na to kasi worth it siya. Affordable siya, tapos maganda pa yung quality niya. Sobrang gustong-gusto ko tong sponge na to. Yun nga lang guys, kanina nag-apply ako ng sa blush. Kasi ang ginamit ko is itong Abby Cosmetics. Yan, ginamit ko siya dito sa aking cheeks para sa aking blush. Tapos, in-spread out ko siya gamit itong sponge. Yan. Parang napunta lang dito sa sponge na to. Ayan o. Ewan ko ah kung sa lip tint ba yun or dito sa sponge na to. Pero I think sa lip tint yun kasi medyo pigmented siya. I mean, hindi siya medyo sobrang pigmented kasi tint nitong lip tint na to. Re-recommend ko to sa inyo guys kasi sobrang mura niya. Lalo na kung naghahanap kayo ng sponge na mura. Kasi sa mall, maraming mga sponge doon na mahal. Tapos hindi maganda yung quality. So, ayun. Pero guys, hindi naman sa ayaw ko kayo bumili sa mall. Sa mga Watsons, yan, sa department store. Ang akin lang is, hanap tayo ng mga products na mura tapos maganda yung quality. Makakatulong to sa mga beginners na naghahanap ng sponge na mura. So, ayan, lahat ng ginamit ko guys pala sa aking face, ilalagay ko na lang siya dyan sa description box. If may mga na kalimutan akong sabihin, i-comment nyo lang siya dyan guys sa baba. And yun lang guys, sana naka-help ako sa video na to at nabigyan ko ng katarungan itong review sa sponge na to. So anyway guys, maraming salamat sa panonood. And don't forget to like this video. And for more updates, please subscribe to my channel. And see you on my next video. Bye!